Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyang pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami paging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuan nilang siya ay pakani ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat magkalakas loob ang sino man na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karning baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito
ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalala niyang sa pulpagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka pa ako tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal sa buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmamalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ang hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaaring maiwasan ko, alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa na pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at iniligtas, sa aki'y tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay huminlay, agad na katulog. Ligtas na nagising ang iyong kinukop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka kaagad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito'y nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, apat na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat taparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Siguro ay may nabalitaan na si Zaccheo tungkol kay Jesus. Narinig na niya ang mga kwento tungkol kay Jesus, pero isa lang ang nais niya nung malaman niya na dadaan si Jesus sa kanya. Ang gusto lang niya makita ano ba ang itsura ni Jesus. Gusto niya makita si Jesus mismo. Pero ang problema, sabi ng Ebanghelyo, siya'y hindi naman pinagpala sa height. Kaya dahil sa pagdanais niyang ito, para makita si Jesus, umakit siya sa puno. Para lang kahit pagdaan ni Jesus ay masulyapan man lamang niya ang itsura at mukha ni Jesus. Sa atin din po bilang Kristiyano, ito rin din ang ating nais. Masulyapan ang mukha ni Jesus. Makita ang mukha ni Jesus. Pero mula sa pagkakita kay Jesus, sana hindi lang tayo manatiling nakita ko si Jesus. Naaninagan ko si Jesus. Pero tulad po ng nangyari kay Zaccheo,
mula sa pagkakita kay Jesus, mula sa pakikipagdaupang palad kay Jesus, nagdala ito sa kanya ng pagbabago ng buhay. At ganoon naman, kapag nakikita natin si Jesus, hindi na nanatiling pareho ang buhay natin. Nagbabago ang buhay natin at tumatalikod tayo sa kasalanan at pangit na gawain. Nung nakadaupang palad ni Zacchaeus si Jesus, ang tanging nasabi niya habang kumakain sila, kalahati ng ari-arian ko, ibibigay ko sa mahihirap at nangangailangan. Kung meron daw siyang nadaya ni naman, apat na ibayo ang ibabalik niya. Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon. Sa pagnanais nating makita ang mukha ni Jesus, siya na sinasaligan at sinasampalatayanan natin. Magandang imbitasyon din na hindi lang natin basta nakita si Jesus, kundi mula sa pagkakita kay Jesus, nagdudulot din ito ng pagbabago sa buhay natin. At yung daan tungo sa pagbabago ng buhay ay hindi ho isang madaling daan. Alam natin na minsan mahirap magbago. Minsan mahirap at mahirap tumalikod sa mga dating gawain. Pero hindi imposible. Maganda rin no, sa araw na ito ay inaalala natin at ginugunita natin ang paghahandog kay Maria sa templo. Si Maria na kalakbay natin bilang mga Kristiyano. Si Maria na kasama natin. Naintindihan niya ang hinagpis ng bawat isa sa atin. Siya yung modelo natin bilang mga Kristiyano. Kaya no, tumitingin tayo kay Maria, lumilingon tayo sa kanya para sa kanyang tulong na sumunod na makatbong puso din tayong makatugon kay Jesus na kanyang anak. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay mo. Sa paglalakbay mo ng pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasalanan. Kasama natin si Jesus, kasama natin si Maria. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, sa paggunita natin, sa pagdala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ng biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang ating itugon, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria na aming ina. Ang paglilingkod ng mga babae at lalaki naway ialay ng simbahan bilang karapat dapat na handog sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria na aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria na aming ina. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria na aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya,
Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria na aming ina. Ang mga yumaunaway, maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria na aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pag-asang ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na hangamin, gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, umuli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your way. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus.
Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread. The light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart, the unique joy of my heart. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapaging tapat na aming paglingkuran, ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagdawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.